mga kanegosyo. Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po, ako po ay mag-harvest ng ating siling labuyo. Kasi po, gagawa po tayo ng suka na sausawan ng ating barbecue. Ito po, meron po akong tanim na siling labuyo. I-share ko lang po sa inyo yung aking siling labuyo. Ayan po. Nakapag-harvest na po ako. Ayan po yung iba kong na-harvest na. Ngayon po, ito po yung aking tanim na siling labuyo. I-share ko rin po sa inyo yung iba kong mga halaman. Dito po pala kami nakatira sa city. Wala po kaming space. Pero naghahanap po talaga ako. Mahilig po kasi akong maghalaman or magtatanim. Naghahanap po talaga ako ng paraan kung paano po ako makapag tanim. Actually po, ito pong space na to or yung pader na to ay sa kapitbahay po namin. Nakikiusap lang po ako na magsabit po ako ng halaman. Ito po yung aking mga halaman. Ayan po siya. Pati ito po yung aking mga sili. Dito ko rin po siya sinasabit. Ayan po. Kadalasan po, haluhalo po yung aking mga halaman. Kadalasan po yung aking mga tanim ay mahilig po talaga ako sa orchids. Sa mga orchids, ayan po, meron po ako dito ang dendro, at saka po, meron po akong panda orchids po. Ngayon po, siya po ay namumulaklak. Ayan po yung aking panda orchids. Ayan po, meron din po akong sangomay, meron din po akong mga mukara, banda mukara, at saka po may mga blooming po ako ng mga dendrobium. Meron din po akong golden potos. Ayan po, nakasabit lang po siya sa pader. Ayan po, gumagapang po siya. Golden potos or money plant. Meron din po akong mayana. Halo-halo po sila. Meron din po akong mayana plant. Meron din po akong, ayan po yung aking mga mukara, yung aking mga banda. Meron din po akong tanim na baka ko lang mag-isang pumunta, di ba? Green onions. Ayan po. Nagtatanim din po ako ng green onion para po hindi na po ako pipili sa palengke. Ayan po. Meron din po akong tanim na lemongrass or tamlad. Ayan po. At saka po, sa isang pasuko, dalawa po yung nakatanim. Meron din po akong turmeric or luyang dilaw. Ayan po. Matanda na po siya. Parang pwede na po siyang i-harvest. Ayan po. Meron din po akong Ayan po. Meron din po akong mga rose. Ayan po siya. White rose. Marami pa po akong halaman sa taas ng bahay namin. Kasi ito po yung sa daanan papunta sa aming bahay. Ayan po. Ito po yung aking sili na hitik na hitik po siya sa bunga. Ayan po. Pulubot na po yung dahon niya kasi parang may apits po yata siya. Kaso namumulaklak pa rin siya. Ayan po. Mag-harvest po tayo kasi gagawin po natin siyang ilalagay po natin siya sa ating suka. Sa ating sausawan sa barbecue. Ayan po. Ito pong sili na to, maliliit po siya pero mas masarap po itong sili na to kaysa dun sa malalaki kasi kahit maliit po siya, ito po ay sobrang anghang na siya. Anghang po siya sobra. Kahit maliliit po siya na klase ng sili. Ito po yung aking ginagamit sa aking barbecue. Pero pagka po, hindi naman po kasi siya laging namumunga. Nibili po ako sa palengke pagka naubusan po ito ng bunga. Ayan po. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po ginagawa yung aking sausawa ng barbecue or suka para gawin po nating sausawan. Pwede na po siguro ito. Meron na po tayo na harvest na siling labuyo. May bulaklak pa po siya. Namumulaklak pa po siya.
Kaya po, mamili nga pa po siya ulit. Ayan, meron ba rin po siyang mga green pa, yung hindi pa nahinog. Ito pong sinipo po na ito. Organic po talaga ito kasi po ang ginagawa ko po. Dati po kasi muntik na po siyang mamatay. Nire-revive po siya. Ang ginagawa ko po, nilalagyan ko po siya ng, gumawa po ako ng compost. At saka po yung mga ipot ng manok. Ito po, dito po siya nilalagay. Kaya po siya maraming bunga. Ayan po. Ngayon po, ibabalik na po natin siya. Okay na po yung ating nakuha. Isasabit po natin siya ulit sa pader. Kasi po, wala po kaming space dito. Ayan po. Diyan lang po, nakikisabit lang po ako sa pader para po magkaroon ako ng mga halaman. Ayan po, ngayon po, gagawa na po tayo ng ating sausawan suka. Tara po, samahan niyo po ako. Hello po mga kakusina, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po, ako po ay mag-share sa inyo kung paano ko po ginagawa yung aking sauce ng barbecue or sausawan ng aking barbecue. Kung paano ko po ginagawa yung aking sausawan, yung suka at saka po yung aking basting ng ating barbecue. Ngayon po, umpisahan po natin. Kailangan maghihiwa po tayo ng sibuyas para po sa ating suka. Huwain lang po natin siya ng pa-cubes. Maliliit. Ngayon po ay ilalagay po natin siya doon sa ating lagayan ng suka. Maghihiwa din po tayo ng ating organic na sili, yung ating pong hinarvest kanina. Ganito lang po yung ginagawa ko. Inugunting ko lang po siya sa loob para hindi po siya maanghang sa kamay pagka po hinahawakan natin siya. Ganyan lang po yung aking technique para po hindi po siya maanghang. Maliliit po yung ating sili kasi po ano po siya, yung native. Po, ilalagay po natin siya dun sa ating gagawing suka or sausawan ng ating barbecue. Kailangan po natin ng suka, 2 cups po na suka, yung white vinegar po, suka. Ilalagay po natin siya dito. At saka po, kailangan po natin ng 2 cups din na water. Tubig. Ngayon po, kailangan din po natin lagyan siya ng 1 tablespoon na salt or asin. Kailangan din po natin ng 3 tablespoon na brown sugar. Ang purpose ko po kaya ako po siya nilagyan ng tubig ay para po hindi po masyadong maasim yung ating suka. Mababalance po yung kanyang asim. Ayan po. Ngayon po, lalagyan din po natin siya ng kalamansi. Kalamansi juice. Mix lang po natin. Ayan na po yung ating
sausawan. Yung ating sausawan ng ating mga barbecue. Ngayon po, i-share ko rin po sa inyo kung paano po ako gumawa ng basting ng aking mga barbecue. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po ginagawa yung ating pamahid sa ating barbecue. O yung ating basting. Kailangan po natin ng 3 cups na ketchup. Banana ketchup po yung aking ginagamit. Ngayon po, kailangan din po natin ng 1 half cup na soy sauce or toyo. Mix po natin siya. Kailangan din po natin ng 1 cup na brown sugar. Mix po natin siya dyan sa loob. Pagaluin po natin siya. Yan lang po. I-mix lang po natin yung ating toyo at saka yung ating sugar at saka ketchup. Ayan na po yung ating basting, yung ating pamahid sa ating barbecue. Ganun lang po siya kabilis. Ngayon po, kung gusto po natin para mas mabango po siya, pwede po natin siyang lagyan ng margarine or butter. Sa akin po, ang nilalagay ko po is oil lang, cooking oil. Ngayon po, ito na po yung ating pampahid. Maglalagay po ako ng 5 tablespoon na cooking oil. Inimix po natin siya. Ang purpose po nito ay para po hindi po siya maging tuyo po yung ating barbecue. Hindi po tuyo yung ating barbecue. Pwede, kung pwede po tayong maglagay ng butter at saka or margarine kung ayaw po natin ng cooking oil. Mas mabango po pag margarine or butter yung ating gagamitin. Ayan na po. Okay na po yung ating basting at saka po yung ating suka ng ating barbecue. Mga kanegosyo, eto na po yung ating nagawa na suka ng ating barbecue or sausawa ng ating barbecue. At saka po yung ating basting ng ating barbecue. Eto po siya, yung ating pong sausawan at saka po yung ating basting. Ganun lang po siya kabilis. Yun po yung aking sikreto sa aking mga barbecue. Kaya po siya sumasarap. Yung ating suka at saka po yung ating basting. Yung ating pampahit sa ating mga barbecue. Habang iniihaw po natin sila. Ayan po. Ngayon po mga kakusina, kung nagustuhan niyo po ang sinishare ko sa inyo, maaari niyo pong i-like and i-share po yung aking video at paki-subscribe na rin po at paki-hit rin po yung ating notification bell para ma-update po kayo sa lahat ng video na aking gagawin. Maraming salamat po mga kakusina. Sana po nakatulong po ako sa inyo, lalo-lalo na po sa panahon ngayon na pandemic po. Nawa po nakatulong po ako sa inyo, lalo-lalo na po sa ating paghahanap buhay or sa ating pagninegosyo. Thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Keep safe po sa inyong lahat and God bless po sa ating lahat.